Singer Dara Long recently revealed that he is no longer a Capamilio artist because he is already banned from ABS-CBN, and this received a reaction from fellow singer Brian Termulo. In his video on YouTube dated June 15, Daryl revealed that the network banned him due to an incident that happened before the enhanced community quarantine and the shutting down of ABS-CBN. He said that they were at the airport waiting for their flight to Iloilo for a show. Daryl was with Michael Pangilinan and Bogoy Drilon. Together they are known as Beautiful. The point of their conversation reached the ABS-CBN franchise issue, and at that time, Bugoy mentioned that only 60,000 signatures were needed in order to complete 1 million signatures for the network. His fellow singer Brian Termulo also shared his thoughts regarding this issue through his series of Twitter posts. Brian said that people should not get angry with Daryl because he only related his experience. He also said that he stands with Daryl as he is free to express his thoughts or opinion. Brian also noted that the way his fellow singer was calmly relating the story because it was his own experience. Wala po ako ngayon sa kung ano man kinatatayuan ko kung hindi dahil sa inyo. Sincerely po ako nagpapasalamat at habang buhay po akong tatanaw ng utang na loob sa inyo. At ngayon naman gusto ko naman ikwento kung ano bang nangyari, kung bakit wala na ako sa ABS-CBN. Ganito po yan. Bago po nagkaroon ng lockdown, actually bago pa po na shutdown yung ABS-CBN, wala na po talaga ako sa ABS-CBN. Kasi meron po kaming event ng Budakel sa Iloilo. Papunta kami ng Iloilo that time. So ganito po yung nangyari. Pagdating ko po sa airport, nandun na si Bugoy, nandun na si Kiel, at meron silang kasama sa table na isang babae na dating nag-work sa ABS. And meron pang isang lalaki din silang kasama sa table. So, pag-upo ko, nagkukwentuhan sila. Bati-bati, hello, hi. And then, na-bring up ni Bugoy yung topic about stocks. So, nagkukwentuhan sila ni Michael about stocks, sa pag-invest sa stocks. Tapos yung babae na dating nag-work sa ABS-CBN, nag-butt in siya. Tapos na-bring up niya yung current situation ng ABS that time regarding the franchise issue. So sabi niya na medyo pa-sarcastic yung biro niya na bakit hindi ka mag-invest sa ABS-CBN. Ayan o, bagsak yung presyo nila sa stocks dahil meron silang kinakaharap na crisis. So doon nagsimula yung topic about franchise issue. And then si Bugoy, nabanggit niya yung nakita niyang petition online, at that time alam ko sa Facebook yun eh, na kailangan ata ng parang, tama ba, 1 million signatures para sa petition or something. So hindi ko rin alam yung full details kung ano man yung pinapasign na yun. So parang sabi ni Bugoy, excuse me po, sabi ni Bugoy na 60,000 na lang yung kulang para mabuo yung 1 million. Ako naman, nakita ko rin yun, ang pagkakakita ko naman, 60,000 pa lang yung nagsasign. So sabi ko kay Bugs, hindi 60,000 na lang, 60,000 pa lang. At anong petsa na? May deadline po kasi yun eh, nung time na yun. Hindi ko na rin talaga totally matandaan kung ano man yung deadline. Pero that time, alam ko may deadline yun. Kailangan, bago umabot sa petsa na to, dapat mabuo na yung 1 million na pirma. So sabi ko kay Bugs, wala na yan, malabo na yan. Hindi na yan naaabot kasi 60,000 pa lang, anong petsa na? Tapos, nagdagdag ako ng comment na sabi ko, mahirap yan. Mahirap na ko, malabo na yan, mahirap yan. Kalaban ba naman nila ang gobyerno? Si presidente ba naman ang kalaban? So, malabo na yan. Doon na po natapos yung usapan namin regarding sa franchise issue. Ang hindi po namin alam is yung isang katabi namin sa table, yung sinasabi ko pong isang lalaki pa. Akala ko kasi kaibigan yun ng babae na kakwentuhan namin na dati nag-work sa ABS. It turns out, hindi pala niya kilala yung lalaki na yon. So, nire-record pala kami. Yung usapan namin, nire-record pala nung lalaki na yon na katabi namin sa table. Hindi namin alam.
So ito na, lumipad na kami papuntang Iloilo, nag-show na kami. After ng show, nagdi-dinner na kami, celebrate, congrats, successful yung show, blah blah blah, etc etc. Biglang yung road manager namin, parang bigla siyang aligaga, bigla siyang panic mode, bigla siyang lumabas. Tapos tinawag na kami ni Bugoy. Pinalabas kami. Yun na, nagpapanik na sila na yung nasa phone manager namin, si Ate Kay, hindi ko masabing galit kasi parang hindi siya, actually hindi siya galit eh. More of worried siya kung anong mangyayari. Hindi niya kami talaga pinagalitan. Pero sobrang alalang-alala siya kung anong mangyayari kasi ito na. Yung guy na nag-record sa conversation namin about the franchise issue, nagkataon, kaibigan pala ng isa sa mga big boss sa ABS-CBN. So, apparently, pinarinig yung recording at ang dating sa kanila, wala kaming utang na loob or parang pinag-uusapan namin yung franchise issue and it seems na wala daw kaming concern. And parang ang dating sa akin personally, parang ang dating is ang impression sa kanila, kumakampi kami sa fact na hindi maririn yung license. So hindi na kami nabigyan ng chance magpaliwanag. Ako nung time na yon, hinihingi ko sana yung recording, gusto ko sanang marinig. Pero naisip ko rin na hindi rin nila mapaparinig yung recording kasi tama po ba ang illegal wiretapping po ba tawag doon? Hindi rin ako sure kung illegal wiretapping ang tawag doon. Pero kasi hindi rin namin sure kung hindi na rin naging malinaw kung video ba kami or ni-record yung audio. So yung mga kunento, yung mga binanggit na details na nandun sa recording, hindi rin ma-verify kung ano ba talaga kasi hinihingi namin yung recording, ayaw rin naman din ibigay sa amin. So isip ko rin, yun nga, baka nga kasi baka illegal wiretapping yun. So hindi talaga nila mailalabas yung video or yung recording kung ano man ang nandun. After nun, pagbalik namin ng Manila, miniting ako ni Ate Kay, yung manager namin. Tapos kunento niya na, yun na nga, Daryl, band kayo ni Bugoy sa ABS. May batas sa classroom, meron ng batas na bawal kami lumabas sa mga shows, sa lahat ng shows sa ABS-CBN. So, kaya ko rin to kinikwento, kaya ko rin to naisipan na ikwento sa inyo kasi recently bago nag lockdown, sa mga nakanood, mapapansin niyo nag-guesting kami ng Budakel sa Ikbulaga. Actually ang dami nagulat. Magbasa tayo ng mga ilan sa mga comments. Meron nag-comment, sabi niya, Budakel on GMA. Now, this is what you call a shock. Meron din nag-comment na, gulat ako doon, nasa GMA sila. Yan po yung guesting namin ng Budakel sa Itbulaga. Kasi po, bago po nagkaroon ng lockdown, dapat po magkakaroon kami ng concert ng Budakel noong March 20. Kaya lang nga, since noong March 15, nagkaroon na tayo ng ECQ, hindi na natuloy. So, since bawal nga kami ni Bugoy lumabas sa any ABS-CBN TV show, sobrang thankful naman kami na nabigyan kami ng pagkakataon na pinagbigyan kami ng GMA at ng Itbulaga, especially ng Itbulaga, na makapag-promote ng concert namin. So, nung time na yon, wala namang paglipat na nagaganap. Pero yun nga, kinaklaro ko lang po kasi ang dami nag-comment na ito, OMG, GMA na sila. So, ayoko rin na isipin ng ibang tao na, syempre, hindi naman natin maiiwasan na yung ibang tao iisipin balimbing. Tulad nga nito, merong nag-comment dito na, ito, sabi niya, very idol ko tong si Daryl Ong, pero nung nag-guest siya sa GMA, ayoko na sa'yo. Sinamantala nyo habang wala ang ABS. So, nung nabasa ko yung mga ganitong comments, dun ako nagkaroon ng sense of
urgency na ikwento ko ano ba nangyari. Yun nga po, hindi po ako ang umalis sa ABS. Tinanggal po ako, binan po ako. Dahil nga dun sa insidente na napagkwentuhan namin yung franchise issue and nakarating sa isang boss at dumating at ang impression nila, kampi kami, may kinakampihan kami. Pero talagang ang binanggit ko lang nun was, nako, malabo na yan. Kalaban ba naman nila ang government at si presidente? Malabo na yan. Actually, more of nagigilty nga ako para kay Bugoy eh. Kasi parang ang nangyari, nadamay siya eh. Pati siya, binan eh. Kasi nandun siya sa conversation. Pero kung tutuusin, wala naman din siyang sinabing mali. At least para sa akin. Ang sinabi lang niya, 60,000 na lang. Tapos doon ako sumingit. Sabi ko, hindi, 60,000 pa lang. At mukhang malabo na yan kasi anong petsa na. So yun, hindi na kami, nakakalungkot lang na hindi kami nabigyan ng chance magpaliwanag. Or hindi man lang kami kinausap nung boss na, actually kilala namin kung sino yung nag-ban sa amin. Pero hindi ko naman din siyang pwedeng banggitin kasi baka bawal, alam mo na. Pero yun, gusto ko lang na makapagkwento sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi ayoko lang na, eto, may isa pang comment. Sabi niya, mga balimbing, huwag na kayong magpakita sa ABS-CBN. So ang hirap na pabayaan, personally, nahirapan akong pabayaan lang to na hindi man lang narinig yung side ko. So, again, nililinaw ko po. Wala na po ako sa ABS-CBN, wala na po ako sa Kapamilya Network. Pero wala po akong galit sa Kapamilya Network, wala po akong galit, wala po akong karapatan na hindi maging mapagpasalamat dahil sila naman talaga nagbigay ng opportunity sa akin bilang artist na makatawid sa mainstream. Kaya habang buhay ko ipapagpasalamat yun. Itong nangyari na to, alam ko naman, naniniwala naman ako na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay meant para madagdagan yung wisdom natin. Meron tayong matutunan na lesson. At the same time, we grow wiser, we grow stronger. And I know, itong nangyari na to, medyo hindi man siya yung happy ending. Still, hindi ako mauubusan ng rason na maging masaya at maging mapagpasalamat. Maraming salamat pa rin po sa Kapamilya Network, sa ABS-CBN. Maraming salamat. At marami po ako natutunan. And I'm sure, si boss po na nagpaban sa amin, for sure meron din siyang natututunan. At sa lahat ng sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng sumuporta sa akin nung nasa ABS-CBN pa ako, maraming salamat. At sa lahat na nandito sa YouTube channel ko, maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang po. Sana po wala akong nalimutan pasalamatan. The Voice of the Philippines na naging family ko, thank you. ASAP family, thank you. TFC family, thank you. Star Creatives family, thank you. Dreamscape family, maraming salamat. Star Music, Star Cinema. Lahat po ng shows sa ABS-CBN na nabigyan ako ng chance mag-guest at mag-perform. Maraming salamat. Vice, GGV, lahat na naging kaibigan kong artist sa ABS-CBN at staff. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko malilimutan lahat ng pagkakataon na binigay niyo sa akin. Hindi lang sa career, kundi makilala kayo at maging kaibigan kayo. At sa lahat ng sumusuporta sa akin, sana po, kahit dito nyo lang muna ako nakikita sa online, sa YouTube channel ko, sana po, patuloy nyo pa rin akong suportahan. Hindi naman po ako titigil sa paggawa ng content, ng music, para sa inyo lahat. Yun naman ang pinakahangarin ko. Makapag-inspire using the talent that God has blessed me with. So, sana po, dyan lang kayo, kapit lang kayo. At sana po, manatili kayo lahat, malusog, ligtas. At itong pinagdadaanan natin lahat, for sure, malalampasan natin itong lahat. I love you guys, and tara, balik na tayo ulit sa music.